Grabe yan, dumi na. Bulwak yung itim, ha. So, ganyan po talaga ka dumi yung radiator natin. Kaya, madalas akong umihinto. Kaya ngayon, nag-decide akong mapagawa. At, ito, ginagawa na ni Kuya. So, mamaya may konti. Bahay, magpapagawa ko ngayon ng truck. Tapos ito yung aking radiator. Umiinit po siya ng 180, kaya lang magpapagawa. So mamaya, sama niyo ako. Hindi po wala ako sa bahay. Samahin ako, lalabas ako ngayon. Right. Kakatapos ko lang maglinis ng truck. Nilinis ko siya kanina. Nilinis ko lahat. At lahat electric pan nilinis ko, pati tent, yung sun visor, nilinis ko rin siya. Pati yung machine. Nilinis ko ito, pero mamaya ikakarwas ko rin ito, mamaya sama niyo ako. At shout out pala sa mga lahat na nanonood. 50 plus na po tayo subscriber, so maraming salamat po sa inyo lahat. At patuloy pa rin kayong sumusuporta sa akin vlog, at yun nga, so maraming salamat sa inyo. At kung hindi dahil sa inyo, hindi ako lumakas yung loob ko mag-vlog. Ito, sama nyo ako guys na magpapagawa ko ng radiator, dahil tumataas po yung temperature ko, yung temperature ng truck, yung heat. So umabot po kahapon ng 180, dapat hindi umabot siya sa 180, hanggang ano lang siya, normal lang. Kaya tatlong hinto-hinto siguro ako ngayon sa ano, kahapon sa inlakes, dagdag ako ng dagdag ng tubig, siyempre kailangan eh. So ngayon, abangan nyo ako mamaya doon, sama nyo ako at sana hindi kayo magsawag ng suporta sa akin. Okay, let's go. Alright, so ngayon akalinis ko lang ito ngayon. Ito malinis na, makintab na. So gagawin natin ngayon, hindi tayo gumagamit ng sun visor. Subukan natin magmamaniho na ano, na hindi tayo mag sun visor. Yung tent, tawag nito tent. So ilagay lang natin dito. Pero malinis yan, nilinisan ko yan kanina, dahil gusto ko malinis eh. So guys, welcome to my truck. At ayun nga, so samahan niyo ako. At ito, so ngayon pinapainit ko muna yung makina. Pinapaandar ko muna para ano, malakas siya. Tsaka makachikulon din to ng tubig tsaka langis. Okay naman siya, okay ito. At ito, may bago pala tayo sombrero. Bumili ako ng sombrero sa Lazada, nag-order ako. So ito, tumating agad, sinunod ko agad. Pero kakatapos ko lang itong maglaba kagabi. O ito na, mayroon siyang start. So shout out po sa Lazada, napakabilis po yung delivery nyo. At may shout out din ako kay Kuya Jeremy Canonigo, Ivy Labrador, tsaka sa lahat po ng nasa Stam 1. Shout out po sa inyo pare. Hindi ko na kayo isa-isahin, alam ko marami kayo. At sa asin mo pa ba, shout out ko rin si sa basta lahat ng mga nag-subscribe sa akin, marami salamat sa inyo. Shout out po kayo. So let's go, sasamahan nyo ako. Alright, so ngayon tumatak po na tayo. Dito na tayo ngayon sa daan. Nasa village pa rin kami. Tayo sa village namin. Medyo masikip lang po yung daan dito. Two-way kasi ito dito eh. Pero bawal yung mga malalaking truck. So ngayon guys, hindi tayo naka tent o sun visor. Subukan natin tumingin na maliwanag. Pero mainit siya. Mainit talaga siya ngayon.
Di ko alam kung anong temperature ngayon. Ang init. So ngayon, dadaan muna tayo ng Palawan. May papadalan na ako. Papadalan ko lang yung pamilya ko. Para naman masaya sila eh. So hindi muna ako gumamit ng electric fan para hindi siya masyado mainit eh. Ah, maingay. Sorry. Ano, maraming paliko rito kaya sa mga malalaking truck, hindi po kayo pwede rito eh. Kami-kami lang. Baseball naman dito sa lugar namin eh. Walang problema dito eh. Tahimik dito sa lugar namin. Kaya nagustuhan ko rin dito. Kahit bumaba dito sa amin, last bagyo na Ulysses, grabe po yung inabot namin. Yung baha po namin sa yung inabot po yung bahay namin, inabot po hanggang second floor, taas ng tubig. Tapos mabilis naman siyang humupa, dumating yung tubig ng mga alas 5 ng madaling araw. Tapos humupa mga alas 7, humupa na siya paunti-unti, alas 7, alas 5. Tapos yun, nung paghupa ng tubig, grabe po yung putik na iniwan, hanggang tuhod. Lahat po kami rito, basang basa talaga, wala akong nailigtas na gamit, lahat basa. Pero minsan lang naman nangyari, hindi lang naman din kami yung binhala naman eh. Sa ibang lugar nga, mas matindi pa nga sa amin, kaya papasalamat pa rin tayo. Dahil safe lang tayo. Kakanan lang tayo rito. Pupunta tayo ng Bukawi. Pupunta tayo. Ayun, wala naman palang traffic eh. Wala naman palang traffic dito. So papunta tayo ng toll gate at samahan niyo ako guys. At sana hindi kayo magsawa ng suporta sa akin. So abang yung mga nagpapa-shoutout sa akin pala. Abangan niyo yung next vlog ko. May mga sina-shoutout ko. Hindi ko na lang kayo isa-isahin. Basta shoutout ko na lang kayo lahat. Masaya-masaya na ako diyan. Babanggitin ko na lang lahat ng mga ano niyo. So, comment down below na lang kayo para i-print ko yung picture niya para makita niyo yung shoutout. So ngayon, dadaan muna tayo dito sa Palawan. Dadaan muna tayo dito. Kaibigan ko yung security dito nagbantay. Di ko alam kung naka-duty ba siya ngayon. Parang wala security ah. Pero posibleng wala yan. So ngayon, mamayang konti. Ngayon, dito na tayo sa malapit na. Hindi ko lang alam, malapit na ba ito? Kapunta ang Bukawi. So, sa mga nakatira dito sa lugar na ito, shout out po sa inyo. Ingat po kayo lahat dyan. Medyo takal-takal lang yung daan dito kaya tinsya na kayo, medyo gumagalaw din yung camera natin. Ayun, okay lang yan. Yung sasama ko kayo sa mga hindi lumalabas ng bahay, naka ano lang, mga naka chill lang. So ako na magdala sa inyo, itutor ko kayo. Mapakita ko sa inyo yung lugar na hindi nyo naratingan. At least pagkasama nyo ako, nararating nyo rin. Parang gumagala din ko. May bago pala akong i-upgrade. Nag-order na pala ako ng mouthpiece para yung audio natin hindi masyadong maingay. Mamaya kung may time pa tayo, babalik tayo dito. Shout out po sa inyo, Bari Koy. Yun po yung electrical na ano, nag-aayos ng truck ko. Siya po yung, sila po yung nag-electrical pag may problema yung electrical ko eh.
Kaya shout out po sa inyo dyan. Ah, mamaya pag may time pa tayo, dadaan tayo dyan. Kasi wala akong busina eh. Ay no? Walang busina yan. Pero hindi kasi ako mahilig magbusina. Never talaga akong nagbubusina. Kahit iipitit pa ako, hindi ako nagbubusina. Kasi alam mo dito sa Metro Manila, kapag lagi kang nagbubusina, nagagalit yung mga kasabayan mo, naiingayan. So ngayon, hindi naman sa ganun na walang busina. Hindi ka pwede magbusina. Nasa iyo na yun kung gusto mong busina o hindi, di ba? So may bago palang project dito. Ito yung LRT train ng mula Maynila hanggang Bulacan. Ayun oh, ginagawa pa lang. Yan, papunta nga niyan, galing Maynila lang. Tapos diretso naman sa kabila, papunta Pangga. So ngayon, diretso lang tayo. Pagka dumaan kayo dito ng gabi, asahan nyo na yung mga kasabayan nyo, mga dambuwalang truck, yung mga nagbubuwangin. Yun po yung mga maging kasabayan mo dito sa daan natin. Kasi pamamakartor lang to eh. Ayan ang may tulay dun sa dulo, makartor lang po yan. Flyover po ng Bukago. So may isa pala tayong 3DB dito. So ngayon, diretso lang tayo. Samahan nyo ako sa aking pupuntahan. So mamaya na lang kasi tatawid lang ako. So ngayon nakatawid na tayo ng tulay dito na tayo sa MacArthur mismo, MacArthur Highway. Ito diretso yung to, yung pinakadulo na ito, monumento. So mga lahat pong dumadaan dito, shoutout po sa inyo, comment down film na lang po kayo kung napadaan din kayo dito. Alam ko marami tayong mga kababayan dumadaan dito eh, sa lugar na to eh. Kasi ito yung pinaka main road, main road po to ng papunta Metro Manila. Kapag gusto mong mabilis-bilis yung biyahe mo, edi mag-NLEX ka na lang. Yun nga lang, may bayad. Eh dito, wala namang bayad, kaya pwede ka dumaan dito. Pero dito nga naman yung mga kasabayan mo, napakarami. Merong nagtutulak ng kariton, merong nagbabait, pero normal talaga yun eh. Siyempre, nakahanap buhay din sila. Isa rin natin yung makakasama yan. Diyan na kayo, mahalubak-lubak lang. So, ano kayo maganda natin? Mas maganda siguro, doon na lang tayo magpagawa sa kaibigan ko. Meron kasing gumagawa rin dito. Yan sa may unahang konti, yan sa may mga unahang lang ng konti pagliko. Barangay Bunlo yun. Pagliko dyan ng konti, merong gumagawa dyan ng radiator. Pero di ko siya kilala. Pero try natin ngayon puntahan yung kakilala ko sa may Marilao. May kakilala ko rin na gumagawa ng radiator. Ayun, gumagawa po yan ng radiator. So ngayon kung may isa siyang kung may ginagawa siya ron, kung kaya niyang isingit yung sa atin, mapapagawa natin para malaman natin anong naging problema nito. Bakit? Grabe naman. Kahapon pupunta ako ng Maynila, tatlong bisis ako humito dahil nagdadagdag ako ng tubig. So hindi na maganda yun. Baka masisira na yung makina natin, makakatok na yun. Kaya sa lahat ng nagmamaniyo dyan, pagkaalam yung may problema na yung truck nyo, papagawa nyo na. Huwag nyo nantay na tumiri kayo sa daan, mahirap na matuwing. Oo nga pala, may ikwento ako sa inyo. Bumiyaya ako ng isang araw lang, bumiyaya ako ng Manila sa may Cheshire Mall, Malabon. Nantay ko saglit yung kasama ko. Tapos sa sobrang init, lumabas ako dito sa truck dahil hindi naman aircon yung truck ko eh. Aircon paawis lang ito eh. Wala talaga yung aircon ko. Electric fan nga lang kinabit ko dyan oh. So ngayon hindi, lumabas ako dito sa Manubila. Tapos nagtambay lang ako sa kabilang side. Hindi ko napansin, yung truck palang dumating, mga towing buoy pala. Tapos hindi, tumakbo ako papunta dito sa harap. Sumampa ko agad dito sa may sa may Manubela. Tapos nag-aabot na kami at saka yung isang towing. Ngayon
hindi nila ako pinaalis eh. Hinarang nila sa harap yung towing nila. Tapos, kinausap ako. Yung isa nakahawak ko dito, yung isa nakahawak dito, yung isang towing. Sabi nila sa akin, bakit daw ano, wala ako sa manubela, itutuwing daw nila yung truck ko. Eh sabi ko, ba't ko naman, ba't nyo naman itutuwing? Eh, andito lang naman ako eh. Hindi naman ako umalis eh. Hindi ko naman iniwana yung truck. Kaya, yun. Tapos maya-maya, yung isang towing, sabi niya, kausapin mo yung ano namin, yung pinaka-officer sa traffic eh, sa nagtutuwing. Ay sabi ko, ba't ko naman kakausapin? Hindi ko naman iniwanin yung truck ko. Andito lang naman ako eh. Okay sana, yung itutuwing nyo to, kung iniwanan ko yung truck. Dahilan lang kasi nila yan sa lahat ng mga nagtutuwing dahil sasabihin nila nyo sa driver na kausapin nyo yung ano namin na pinaka boss namin sa enforcer eh. Kausapin mo, bababa ka dyan sa Manubela. Once na bumaba po kayo guys, sila na po yung sasampa sa Manubela mo. Ngayon, pag sumampa sila sa Manubela mo, hindi mo na makuha yung truck mo o kaya sasakyan mo. Hindi na bababa yun sa Manubela hanggat hindi nila na itowing. Kaya hanggat maaari, wag na wag kayong bumaba sa Manubela. Dito na pala tayo sa ano, sa may Juniors. So, antay lang tayo konti. So, sana ba tayo? Yun nga, guys. Nag-usap na kami, sabi niya sa akin, bumaba ka. Hindi ako bumaba. Tapos, mayang konti, lumiritso ako. Bumaba yung konti. Alright, sana ba tayo? Yun nga, sabi nila sa akin, bumaba daw ako. At hindi ako bumaba. Ba't naman ako bababa? Pag bumaba ka sa Manubela, sila na yung sasampa sa Manubela mo. Hindi naalis yan. Hanggat hindi nila natuwing yung truck mo, hindi yan naalis. Andiyan na yan sa Manubela. Kasi dati, since 2015, natuwing na rin niya ako dyan sa may monumento, sa may area na tapat po ng MCU, kung alam nyo yun. Dyan pong banda, bigla pong tumirik yung truck ko eh. Kaya natuwing ako ron. Ganun ang ginawa nila sa akin. Kaya tinadaan ko talaga yan hanggang ngayon. Nasa isip ko lagi yan na once na magka-problema ako, hindi ko hanggat maandar lang yung truck ko. Kaya lang, kung kaya ko pang itabi, tatabi ko na. So ngayon, malapit na tayo. Medyo malubak-lubak lang yung dati. Dati pa talaga ito, malubak ko eh. Nasa Marilao na po tayo. Paglagpas po ng tulay, aabante lang po tayong konti. Nandyan po yung gumagawa ng truck. Ewan ko lang kung andyan siya ngayon eh, pero gumagawa ng radiator yan. Kaibigan ko na kasi yan dahil dati pagka naputol yung flexible tubo ng tambutso ko, siya po yung gumagawa. Ngayon diretso lang tayo. Diyan nyo na guys, medyo maingay lang talaga yung pagkano natin sa mga dinig nyo sa video dahil wala pa akong mouthpiece, so kailangan ko pa ng mouthpiece, pero naka-order na ako sa Lazada, kaya shoutout ko sa Lazada. Hindi nyo na kayo kailangan pumunta pa ng palengke o kaya saan man na mall para bumili kayo ng gadget. Mag-Lazada na lang kayo, antayin nyo lang sa bahay nyo, naabot nyo na lang yung pera, wala na. Ay gadget na kayo. Ganyang kagandahan sa Lazada. So ngayon, babaybay lang natin to. At samahan nyo ako. Okay. Sa mga nagpapa-shoutout pala sa akin, shoutout po sa inyong lahat. Lahat-lahat po. Nasa 50 plus subscribers na po tayo. Sana hindi po kayo magsawa mag-support sa akin. Sa aking vlog. At nasamahan nyo pa rin ako hanggang saan tayo marating. Ingat-ingat lang po tayo lahat sa pagmamaneho, lalong-lalo na sa mga kahit hindi naman nagmamaneho. Ingat lang po tayo kahit saan man tayo punta. Kailangan natin ang samahan ng dasal dahil isa sa pinaka number one ano natin yan, kailangan sa buhay natin. So may nagpapa-shoutout pala sa akin na taga Germany. Ate, shoutout sa'yo. Ilala kita kung sino ka.
naging kasama mo na rin ako dati, so shout out sa iyo. At saka meron naman isang taga Qatar. Pare, shout out sa iyo. Ah, di ko na banggitin yung pangalan mo, basta alam ko na kung sino ka, nasa Qatar ka. So, yeah, dinan ko kayo diyan lahat, lahat ng nasa ibang bansa. So ngayon, malapit na tayong konti. Sa lahat ng mga dumadaan dito sa MacArthur, shout out kayo dito. Dati, nung 2016, dumadaan ako dito. Hindi pa ito ganito kagandaan yung MacArthur. Mababa pang lugar na ito eh. Kunting ulan lang dito, yung tubig hanggang bewang. Naalala ko nga dati, ano bang year yun? 2017. Yung harap na yung SM Marilao na yan, malupit talaga yung tubig dyan. Lumalagpas ng dalawang tao yung tangkad ng tubig sa harap ng SM. Kaya di yan makakatawid lahat ng mga sasakyan. Yung iba naman sinasakay ng styro, kaya yung pum. Ganyan kahirap dito sa MacArthur pag tag-ulan. Alright, so malapit na tayo. Paglagpas ko natin dyan sa may stoplight. So mamaya na lang.